welcome to my YouTube channel. For today's video, I want to share with you kung paano ba mag-register ng SIM ngayong 2023. Itong topic po pala na ito ay para lamang sa mga Globe user dyan. Sa next tutorial ko po, gagawa ng video ang TM Smart at Token Text. Lahat naman siguro sa atin ay alam na na kailangan ng register ang ating mga SIM card or mobile number start nung December 27, 2022 para hindi ma-deactivate ang ating SIM after 6 months. So, nandito ako para tulungan kayo. So, let's begin guys. Bago tayo magsimula, kailangan nyo muna maghanda ng inyong one valid ID, take a selfie picture. Sa valid ID at selfie picture, kailangan ay 2MB ito. Tuturuan ko muna kayo para mapadali kayo sa 2MB size ng inyong picture at ID. First, mag-download muna kayo nitong Photo Compress. Punta kayo sa Play Store. And then, i-download nyo itong Photo Compress. I-search nyo lang is Photo Compress. So, ang pinili ko dyan is itong Photo Compressor and Resizer. So, install nyo lang siya. So, ayan, after nyo ma-download, i-click nyo itong Resize Photos. Dapat po may nakahanda na kayo sa inyong gallery na picture ng inyong ID and selfie para i-click nyo lang siya. So, ang una kong gagawin is itong valid ID. So, ayan, i-click nyo lang dito yung percentage and then yung percent kung anong quality niya, then yung photo quality, then resize na siya. Then, kapag okay na siya, kailangan 2MB siya, ha? And kapag okay na siya, and then, i-click nyo naman yung picture. Then, kapag okay na kayo dito, nakasave naman na siya sa gallery nyo. After nyo magawa ang 2MB size picture, go to your Google Chrome. And then, i-search nyo yung new.globe.com.ph.simregister. So, ayan. I-click nyo naman itong register your Globe SIM card. So, ito, register your Globe SIM card. I-click nyo lang yung cancel. So, after nan, papakita ko sa inyo yung mga accepted IDs for SIM registration. So, ayan, nandito yung passport, national ID, social security service ID, government service insurance system, e-card, driver license. So, ayan, basahin nyo na lang siya. Marami naman na ID na pwedeng gamitin. So, after nyo mabasa yan, or pumili, i-click nyo lang yung register now. So, ayan. Nakalagay dito, register your SIM now. So, ayan, i-enter nyo lang dito yung mobile number nyo. So, may step on how to register pala dito. Yung step 1 is yung verification. Step 2, fill out form. And then, step 3, you're done. Madali lang naman siyang gawin. So, ito, i-enter ko yung mobile number. So, after nyo ma-enter yung mobile number nyo, i-click nyo itong register.
And then may magsasend sa inyong pin. So ayan, antayin lang natin siya. Then after nan is may kailangan kayong fill upan yung first name, last name, birthday, middle name, suffix. So ayan, nationality. So ayan, pipill upan nyo lang siya. Type nyo lang yung name nyo. Middle name. Last name. Birthday. Sex. Nationality. Sa registration type is yung kung ikaw ba yung owner ng SIM card, yung parent, legal guardian, authorized signatory representative. So ito yung owner. Next is itong where do you live? House number. Street. Village or subdivision. Next is yung province. City. And yung barangay. Last is itong zip code. After nyo malagay yan, i-click nyo lang itong next. So, nakalagay dito is verify your identity. Please take a photo of a valid ID so where you're sure it's you. Maximum of file size is 2 MB. Photos must be in PNG, JPG, or PDF. Make sure your chosen ID is not blurred or cropped. So, ayan, i-click nyo lang dito yung ilalagay nyo yung ID, yung driver's license, bayan, GSIS. So, ayan, ang akin is itong UMID card. So, sa ID number naman is itatype nyo yung ID UMID card nyo. Then, dito naman sa photo of your valid ID, yung a-upload nyo yung picture ng inyong ID. Kailangan is 2 MB siya, ha? Yung ginawa nyo na lang doon sa compress photos. Next is itong take a selfie. After nyan, i-click nyo naman itong next sa ibaba. Dito naman is i-click nyo lang yung may mga box. Nakalagay dito, I agree to all information stated below. So, basahin nyo na lang siya. Then, after nyo ma-check, is i-click nyo naman itong submit.
So ayan, nakalagay dito yung registration complete. So naka-register na ako. So yan lang, ganun lang kadali. Ganun lang kadali mag-register ng Globe SIM card. Ngayong 2023. I mean 2022 magto 2023. So ayan, dito na natatapos ang aking tutorial about sa pag-register ng Globe SIM card. Sana po ay nakatulong sa inyo, and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you on my next vlog. Thank you so much. Bye-bye.